Kabayan, live pong SMNA News dito po sa Rizal Park sa Davao City. Kakausapin natin yung ilan sa ating mga kababayan, bakit sila nandito? Bakit kayo nandito, sir? Bakit kayo nandito? Nandito kami, sir, para ipaglalaban namin Davao na di kami mapapayaran ng pera. Hindi mapapayaran ng pera ang taga-Davao? Hindi po, sir, ipaglalaban namin ang taga-Davao. Nagsimula po ang kanilang caravan kanina sa Kalinan, pababa po dito sa Rizal Park para igiit ang kanilang panawagan, hindi nga for sale ang mga taga Davao City. Ang issue na ito ay nag-ugat, buhat na magkaroon ng mga diskusyon at mga balibalita sa social media at mga na-report na rin dyan sa Metro Manila na marami sa ating mga kababayan ang nakatanggap di umano ng suhol o ayuda kapalit ang kanilang pirma para po sa isinusulong na People's Initiative para amyendahan po ang ating 1987 Constitution. Nitong nakaraang linggo na magpalabas ng statement si Davao City Congressman Pulong Duterte at sinabi niya na hindi for sale ang mga taga Davao City dahil yung issue ng for sale na pirma para sa tsatsa ay nakaabot na rin daw dito sa siyudad ng Davao. Kaya itong protesta nila ngayon ay ginagawa para pag-iit, pagpapakita na kanilang masidhing pagtutol hinggil sa isyu at balita ng mga bayaran para kapalit ng lagda para matuloy ang People's Initiative para sa Charter Change Tsatsa. So ang inyo pong nakikita ngayon mga kababayan ay live feed dito po sa Davao City, Rizal Park. Ilan lamang po ito sa ating mga kababayan dito sa Davao City na nagpahayag nga ng kanilang masinding pagtutol dito sa isinusulong po na People's Initiative. Kaya ang sigaw nila dito, Davaoenos are not for sale. Ma'am, bakit po kayo nandito? Ano po ang pinaglalaban natin? Hindi po for sale ang mga taga-Davao. Hindi po. Yan ang paninindigan.
isang nagkakaisang sigaw mula dito sa Davao City para sa pagpuntina at pagpusyon sa sinasabi nilang maling sistema ng pagpapakalit ng pagpapakalit ng konstitusyon. Umaagot ito sa mga kagalawang libo na iba-ibang mga sektor mula sa kababaihan, mga kabataan, PWD, at syempre ang nabinusyan na barangay kapitan ng Kalingan District dito sa Davao City. Ang iba ay lugar kapalit ng firma na nagkakahalaga ng 100,000 piso. Ito ang kanilang sigaw ngayon sa harapan at ikatabilang ito ng pamahalaang lungsod ng Davao City. Kanya-kanyang mga placards at kanya-kanyang mga streamers at police ang daladala ng mga ito na ang kanilang sinisigaw ay malinaw mga kapartner para sa kanila na hindi ipinagbibili ang kanilang karapatan para sa sinasabing pagpapalit ng saligang batas at konstitusyon. Ang masasabi ko lang, ginawa namin ito kasi hindi namin gusto na kami ay parang mukhang bira, hindi kami mukhang bira. Daming bira yung Davao News. Kayong nangilangan sa amin. Sa totoo lang. So, pabor kayo na palitan ang saligang batas o napapanahon na ba na palitan ang saligang batas o hindi kinakailangan? Ay, hindi na kinakailangan. Hindi na kailangan! Huwag niyong lukuhin ang Davao niyo! Sa totoo lang, ipaglaban namin! Bisaya ko lang sa mga Davao, Bisaya tayo! Tayo ay Bisaya! Tayo ay magkakaisa para sa ipaglaban natin si Inday Sara! Ako ay Davao niyo! Ipaundan ito na mirma, katumapir magpangalan, ipaundan ito. May narinig ako na may bibigay sila ng pera para magpipirma, para lang mapanukala yung tsatsa. Huwag yung lukuhin Davao News! Kaya natin, sarili natin! Kung may lalapit sa'yo para magpapirma para sa tsatsa, ano ang gagawin? Hindi ko kailangan ng pera nila! Kailangan namin ng pera, sarili namin! Ipaglaban namin ang prinsipyo! Davao News! Davao News! Davao News! Davao News! Davao News! Yan. Pagkakasabi nila ay hindi daw nila kailangan ang 100,000 piso dahil mapipera daw ang mga Davaoenos. Rami, ikaw ba pag binigyan ng 100,000 piso, pipirma ka ba? Hindi. Bakit? Basta hindi, ayoko. Mm-hmm. Anong pensahin mo sa mga Davaoenyo? Davaoenyo is not for sale. Davaoenyo, ayaw namin ng tsa-tsa. Lukuhin nyo, sarili nyo dyan sa taas. Huwag lang kaming Davaoenyo. Bakit? Anong meron sa Davaoenyo? May panindigan. Wala, marami kaming pera. Huwag nyo kami ipipenta. So, hindi kami tatanggap ng pera nyo. Ibig sabihin, hindi paluloko. Hindi paluloko. May panindigan kami. Davaoenyo, start for sale.
Ayan, so mga kapartner, sa harapan ng ating pambansang bayani ng si Jose Rizal, ay dito sila nagtipon-tipon at tinangako sa harap mismo ng Pantayo Brigat Jose Rizal ang kanilang pangako na hindi mababayaran ang Dabawenos at nagkakaisang mga taga-Dabaw kapalit ng 100 piso. Mga nagsama-sama po ito ng mga kapitan sa iba't ibang barangay ng kanilang district dito sa Davao City. Nagkaisa at nagsama-sama ang mga ito para hibutin ang lahat ng kanilang mga nakakatupan para huwag suportahan ang mga sinasabi nilang panlilinlang kapalit ng perma na 100 piso para sa sinusulon na cha-cha or charter change sa ilalim ng People's Initiative. Sa ngayon, ito ang kauna-unahan nila na pagkilos dito sa Davao City para doon sa pagkundina sa People's Initiative. Lalo-lalo na sa paraan ng pagpapapirma ng ilang mga politiko para himukin ang mga taga-Dabaw na suportahan itong kanilang isinusulong na pagpapalit ng saligang batas. Ngayon naman maririnig natin ang kanilang sigaw at ibasura ang cha-cha o ang charter change. Mga kapartner,
natin ngayon ang mga barangay chairman sa Kalinan District. Kap, ano po ang ginagawa natin ngayon dito sa Rizal Park? Nami diri sa Rizal Park, sir, para maabot namo kung unsa ang tinuod nga People's Initiative. So, amo ning gilusad, sir, ang Davao News are not for sale para mapamatud-an namo, sir, na dunay ligdong na baruganan ang mga taga-Davao. O sa gipromote nila, sir, na PI or People's Initiative, na kabalo man ta kung unsa ang pwedeng mahimong outcome o wala ta ka hibalo behind ana. So mo na, sir, nga nibarog mi mga taga-Kalinan District na mauni ang tinuod na People's Initiative na nilihot mi og lapang pinaagi sa mga mugmong mga tao, mga yanong lumulupyo na nagkahiusa para mapamatud-an ang unsa kaligdong ang mga tao sa Davao News na dili gyud namo ibaligya ang among katungod. O kana lang, sir, daghang salamat. Ano yung nakikita natin na impact effect nito sa iba pa ng mga barangay, ng mga distrito para hindi sila madala at maloko sa kanilang sistema? So, ganito lang, sir. Sana alam naman natin na lahat ng Davao News hindi nila ibenta yung kanilang mga prinsipyo. Ano po yung nag-contract sa inyo, sir, to create this movement, sir? Ang nag-ano sa amua, sir, kuan lang, ma'am, kanang amua lang yung initiative na ipakita na mo, ma'am, kung unsa kaligon ang taong Davao News. Wala pa yung elabo pa ang second district of the first district, third, exclusive third district. Dili, sir, exclusive Kalinan district. Kalinan. Yes, sir. Compose of 19 barangays. Siguro mga 2,000, more than 2,000. Sa tanang mga Davao News, ipaabot na ako na magpabilintang magmaligon kung unsa ang dapat na tong barugan, kung asa o kakinsa ta o mubarog ta unsa ang atong pagkatao. Siguro klaro man kayo nga ang ilang People's Initiative nagikan sa taas, dili nagikan sa ubos. So dapat dili kita ninyo magpalingla kay kabalo man ta nga ang ilang gibuhat nagpapirma sila og mga form sheet nga dunay ayuda kuno ingon pa nila, pero ang matuod dunay mga plano nga gitago lang nila, wala nila gisulti ang kamatuoran. Kap, napansin namin may mga IP, maraming mga indigenous peoples. Paano sila napunta dito, Kap? Voluntary sila napunta dito sapagkat alam nila ang Davao News. Iba ang Davao News kahit nakatira kami sa Book ID, ang Kalinan District, more na nasa sa Book ID. Sabot mo kung sa'y Book ID, taga-Bukid. Pero bisan taga-Bukid, ang Kalinan District, nagkahiusami, nagpamatod, bisan sa Bukid mi, dili may mga naong o kwarta. Ang nasa mo, ang baruganan na mo, kung unsa among barugan, maugid na. Isa kinsa tayo musulod diri, basta nga mo, dili gina mo, ibaligyan ang among mga dignidad. Mauna ang mga mensahe na mo sa taga-Book ID, taga-Bukid, pero ligdong na taga-Bukid. Kaya lang, og daghang salamat. Mga almost 2,000 plus kami. Kaya involved niya ang 19 barangay. Kalinan District alone lang. Wala na ibang district. Amo ala na initiative na Kalinan District. Iligid mi mo hulong. Isan, walay nag-abdi sa amuha nga mo. Nag-ano mi, amuha na nga initiative na barugan gid na mo. Dili gid mi musugot nga na yung mga house yaw nga mga ningana. Sir, paano po na naka-decide na kailangan magpakita o buwer sa ito? Kung po sa mga barangay captain kami, nagkahiusa mi nga kung sa may atong buhaton, dapat magpakabana ka sa mga panghitabo karon. Mo nang nagkahiusa ang Kalinan District Barangay.
Kunang nabuo din namo within 1 week lang. Nani permit din ini si rally ang amo lang i wala may giigo nga mga unsa diha amo aning katungod kay di mi gusto nga ana ang mga panitabo karon kabalungan mo medyo mo sa mga panitabo pero dili mi musugot nga ana unta diga lang basta lang ada lang dangan salamat. Kapitan Presidente Canada sa Barangay Tamayo. Presidente Canada sa Barangay Tamayo. Mayapon. Nga ang Dabawenyo dili andam mudawat sa mga waka nga ilang gipakatag sa mga nag-initiate ng aning initiative, people's initiative nga gipinans ng mga dagpong politiko na gusto mo i-stay sa ilang mga pwesto. Na klaro ba niyo sa inyo sa inyong binasupak na porsyon sa people's initiative sa Charter Change? Sa pagkakaroon, wala pa man ta makita yun ang kondisyon. Pero pagkabalo na mo, dili yun angay nga ilisdan ng ato ang konstitusyon. Against me, any charter change nga pagabuhaton sa present na administration. Sir, may reklamo mo, sir. Dabawenyo is not for sale. Nakabay ng attempt o lahat ng parta para mag-tema mo sa people's initiative. Karon, daghan. Daghan. Dili lang kay kwarta. Ipanglingla pa nila ang mga tao papapirma. Pinaagi sa pag-promote nga. Miingon sila na mupirma kay Nayaek. Tupad o ang katong isa katong ilang gi paagi nga kung pinagi nga katong sa COMELEC nga no sistema na kung mupirma ka pasabot nga buhi pa ka so kato ilang di panglingla sa mga katawan wala. Well, kailalong ang ilahang pagsunod sa mga kabaranggayan para makakuha sila ang porsyento sa papapirma. Sa tanaw ninyo, sir, 100% sa kada barangay ninyo, dinigid mo sugot nga mabayran sila, sir. Ang tinuod lang, may upan na kadawat, pero pipila lang. Katulad yung giingon na pirma kay para ni sa AX dawatan ning kwarta pahinungod kay naay AX nga madawat nyo sunod. Madawat ka, sir, na operan ka. Ako? Oo. Kapitan ko. Di na mo-operan ako, isakpa na ko sila ng AX. Bila, 3,000 AX. Takpaon ko lang 10,000. Wa. Kapitan Escobilla. Glenn Escobilla. May gawayan. Okay. Thank you, Cap. Thank you, Cap. Salamat.